May lalaki na mahilig kumain ng isda. Isang araw, habang dumadaan sa seafood market, may nakita siyang maliit na petang. Kaya gumastos siya ng US$115 para bilhin ang maliit na petang na ito. Maghanda upang gumawa ng masarap na pagkain upang tamasahin. Matapos malaman ng kanyang pamilya ay gumastos siya ng US$115 para bumili ng maliit na petang. Pinagalitan siya ng lahat dahil sa pagiging tanga, hindi marunong gumastos ng pera. Kasi iniisip nila na kahit ibigay nila, walang gugustuhin kunin. Masyadong mahal ang US$15. Halatang niloko siya. Sa harap ng pagtatanong ng pamilya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kailangan lang ilagay ang petang na ito sa cutting board. Ang isda sa unang sulyap ay mukhang normal. Bakit ako gumastos ng US$115 para bilhin ito noon? Pero nakabili na siya. Wala siyang balak sayangin. Simulan ka agad ang paghawak ng isda. Makikita ito ng sinumang tumitingin ng malapitan. Bilog ang tiyan ng petang na ito. Mayroon ding maliit na buntot sa ibabang bahagi ng tiyan. Matapos tingnang mabuti, natuklasan ng binata. Ito ang buntot ng isang maliit na isda. Nang makita ito ng pamilya, akala nilang lahat ay siya mismo ang naglagay nito. Nagkunwari ang lalaki na walang alam, kaya hinugot niya ang buntot. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Nakuha niya ang isang sanggol na isda mula sa tiyan ng petang. Parang baby shark. Napakasaya nito sa bata. Naisip niya sa sarili niya na this time buy one get one free na talaga. Hindi na siya makapaghintay, at mabilis na tinaga ang tiyan ng isda gamit ang kutsilyo. Matalas talaga ang kutsilyo ng lalaking ito. Ang tiyan ng isda ay madaling mabuksan. Isang kamanghamanghang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang loob ng tiyan ng isdang ito ay puno ng mga baby shark. Ngunit din ng maraming dilaw na caviar. Hindi ko akalaing kaya pala ng tiyan ng isda na ito. Kumuha siya ng kutsilyo at pinutol ang manipis na pelikula. Bumubuhos na lang ang maliit na isda. Matyaga rin ang bata at pinaghiwalay ang bawat prito sa tiyan ng ina. Tingnan ang bawat isda na hinuhugot. Namangha siya. Ang inang petang na ito ay kayang manganak ng ganyan karami. Ang isang magaspang na bilang ay dapat ding mayroong hindi bababa sa 30 hayop. Ito ay talagang buy one get 30 free. Hindi nakakagulat na ang may-ari ng tindahan ay nagbebenta nito ng napakamahal. Matapos linisin ang mga panloob na organo ng isda, inilagay niya ang lahat ng prito sa kalderong bakal. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagproseso ng mga organo ng inang isda. Sa pagkakataong ito ay hinugot niya ang atay ng isda. Ang atay ng petang ay isang bagay na may mataas na halaga. Naglalaman ito ng maraming bitamina, nakapagpapagaling ng night blindness at osteoporosis. At mayroon din itong tiyak na gamit para sa paso. Kadalasan ito ay ginagamit upang maghanda ng bakalaw na langis ng atay. Bagamat maaari kang kumuha ng maraming bagay mula sa tiyan ng isda, ngunit iniisip pa rin ng pamilya na gumigastos siya ng pera sa kalokohan. Dahil karamihan sa karne ng isdang ito ay amoy ihi, ang karne ng isda ay napakatigas din. Masasabing mahirap lunukin ang lasa nito. Gumastos ng US$115 para bilhin ang isdang ito. Ang lalaking ito lang ang nagboluntaryong maging tanga. Nahaharap sa pagtatanong at panunumbat ng buong pamilya. Ipinahayag niya na hindi lahat ng petang ay may lasa ng ihi. At least, hindi kakaiba ang amoy ng petang na ito. Habang nagsasalita siya, inihiwalay niya ang ulo ng isda sa katawan nito. Dahan-daang putulin ang ulo nito. At itong ulo ng isda na ginamit sa pagluluto ng sopas ay malamang na hindi masama. Matapos itabi ang ulo ng isda, pinutol niya ang buntot ng isda. Pagkatapos ay hatiin ang isda sa kalahati. Ang matalim na kutsilyo ay madaling gumawa ng biyak sa tiyan ng isda. Pagkatapos ay binaligtad niya ito. Patuloy na gumawa ng mga paghiwa sa kahabaan ng gulugat. Kapag tinaga ng kutsilyo ang balat ng isda, isang hiyawan ang maririnig. Sa ganoong paraan makikita mo kung gaano kitigas ang balat ng petang. Ang balat daw ng isdang ito ay kumakain na parang goma. Kung ang lasa o ang karne ng isda sa makatuwid, kadalasan walang kumakain ng petang. Patuloy na hinahati ng bata ang isda. Mabilis itong nahati sa dalawang bahagi. Nakita mo na ba ang laman nito? Masasabing sobrang kinis nito. Hindi mas mababa sa high class na pulang grupong. Hindi natin pinag-uusapan kung may kakaibang amoy ito o wala. Marahil marami ang hindi nakakaalam na ang karne ng petang ay maaaring gamitin sa paggawa ng gamot. Mayroon ding isa pang dahilan kung bakit ang mga petang ay hinahabol ng mga tao. Iyon ay dahil ang mga palikpik ng petang ay napakahalaga. Alam ng lahat na ang palikpik ng petang ay isang napakamahal na ulam. Hindi lang sariwa ang lasa, ngunit din ng maraming nutrisyon. Maaaring kainin ito ng mga kababaihan upang mapangalagaan ang kanilang kagandahan. Pero dahil hindi maganda ang karne ng isda, kaya kapag nangangaso ng petang, matapos makuha ang mga palikpik, ihuhulog ito ng mga mangingisda sa dagat upang hayaang masira ang sarili. Nawalan ng palikpik ang petang. Siyempre hindi ka mabubuhay. Matapos paghiwalayin ang lahat ng bahagi ng isda, hahawakan niya ang prito. Dahil pakiramdam niya ay napakalambot ng pritong ito. Siguradong masarap kainin. Matapos niyang putulin ang ulo ng isda, pagkatapos ay dahan-daang alisin ang lahat ng mga organo, makikita mo. Sa tiyan ng prito, maraming itlog ang hindi na-absorb. Sayang na makilala ang lalaking ito sa murang edad. Matapos linisin ang mga organo,
Maaari mong gamitin ang tubig upang hugasan ang mga ito. Ang naunang talata ay nagsabi na ang balat ng isda ay napakasama. Kaya kadalasan ay ahit ito. Pero hindi rin pwede na isa-isang ahit ang kanilang balat. Kaya nakaisip siya ng magandang paraan. Iyon ay gumamit ng kumukulong tubig para ibuhos. Pagkatapos ay mag-swipe out gamit ang iyong kamay. Naahit ito sa balat. Pagkatapos ay gumamit ng isang kutsara upang sumipsip ng tubig at itabi ito para magamit sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay pumili siya ng isang piraso ng karne na mukhang pinakamahusay. Balatan ang balat at gupitin sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay iwanan ito kasama ng prito. Budburan ng pampalasa. Maaari itong ilagay sa kaldero upang magluto ng sopas. Hindi rin masama ang lasa. Ang natitirang isda ay iprito sa mantika. Ihulog ng diretso sa kawali ng langis. Tumaas ang temperatura. Napakabilis na pinirito ang isda. Maaari mo na itong ilabas ngayon. Masiyahan sa pagkain sa. Wala man lang itong lasa ng ihi. Boy, ang sarap. Kahit na gumamit siya ng $145 para palitan ito, hindi niya ito babaguhin. Marunong talaga siyang kumain. Sa wakas, nakain na ba ng mga tao ang gayong karne ng Peiteng? Paano ang lasa? Mangyaring mag-iwan ng komento upang ipaalam sa akin.